May listahan na kayo, ma'am, ng pagkakakilanlan ng mga suspect, ma'am? Kayaan na gumastos. Kaya nga may pera itong kung sino man po ang may ang utak dito sa kaso po na ito. They are close associates of Congressman Perez. Dilemos have been designated as a task force commanders po. Earlier this morning po, around 2 p.m., ayan, nag-meeting po yung special task force Digamo, attended by the representative from the Office of Transport Security, AFP, NBI, DLG, at yung mga miyembro po ng SITG. At pinag-uusapan na po doon kung ano na po yung progreso po itong kaso na relating po sa Digamo case. At bahagi po sa naging update po ay yung mga kaso na na-file na po. So as of this afternoon, ang balita po at report po ng NBI ay may anim na po tayo na information na na-file po sa korte with respect po doon sa murder and frustrated murder cases filed against doon po sa apat na arestadong suspect and other 12 jandos. So sa ngayon po, yun pa rin po yung progress po ng SITG at habang ongoing pa po yung pursuit operation at yung pong mga suspect na nagbigay po ng material information regarding po sa iba pa po na we are still accounting for more or less 6 to 7 persons po kasama na po dyan yung lima pa na actually participated doon po sa nangyaring pamamaring po kina Governor Digamo at ilang biktima including po yung mga possible masterminds regarding po dito sa kaso na ito. Ba, ano yung katagahan ng pag-create ng Special Task Force? Ano yung kalibahan nito sa Special Investigation Task Force? Ito pong special investigation na task force Digamo po ay ang intention po nito ay to harmonize po lahat po ng efforts po ng member po via NP po ay tayo po ngayon nakatutok po doon kasama po yung AFP doon sa pagkakantak po ng hot pursuit operation pati doon sa paglalagay po ng roadblocks and checkpoints para po hanapin pa itong mga natitirang suspects na po nakasama ng apat na arestado. On the part of the AFP, they are augmenting po yung pwersa po ng DNP dyan po sa Negros Oriental to make sure po na lahat po ng mga possible exits dyan po sa area po ng Negros Oriental ay mababantayan po natin. On the part po ng NBI, sila po ngayon ang nakatutok at nag-aayos po ng mga papeles with respect po doon sa mga revelation po ng apat na suspects. So, the creation po ng STF, Digamo, is to really harmonize and to make sure na isa lang po yung direction po ng mga law enforcement agencies. So, that ang intention po natin ito, sabi nga po ng ating Presidente, ay gusto niya ng full of government approach dito po sa kaso na ito to make sure na we could immediately, the soonest possible time, ay ma-resolve po itong kaso po na ito. So, with the pieces of evidence, ma'am, saan tingin po man itong task force, malapit na po, ma-resolve ba yung matter? With the pieces of evidence at hand po, naniniwala po ang Special Task Force and we are nearing to the solution of these cases. We are just fine-tuning and finalizing some of the evidence at hand kasama na nga po dyan yung mga material na revelation at mga pieces of evidence including po yung mga forensic evidence collected by the forensic group po ng PNP. So the Special Task Force is really confident that in the coming days we will we can unmask already the people behind this heinous crimes. Nung nasa na po on my part, yung raid po sa bahay ni Congressman, ito po ba may taong nais na ilang case kasi iba pa pong kaso? Kung matatandaan po natin, nung isang araw po, ay nagsampa po ng kaso ang NCRC-ADG with respect po doon sa tatlong murder cases that transpired last March, May, and June of 2019, wherein one individual expresses his willingness to be complainant and witness at the same time dahil na-reveal niya yung kanyang nalalaman dito sa mga tatlong nasabing insidente at itinuturo niya na itong si Congressman na Arnie Teves at iba pang mga kanyang malalapit sa kanya at kanyang mga ibang mga associates ay may kinalaman dito sa tatlong kaso na ito na sinampa ng CADG noong nakakang araw and as an offshoot of this kaya nag-apply po ng search warrant ang CADG National Headquarters at katulong na rin po yung CADG sa Cebu. Kasama po natin yung AFP counterparts natin dyan at ibang ahensya po ng gobyerno. At na in-apply po nila itong search warrant na ito sa Mandaue at naakubahan naman po ito at in-implement nga po nila kahapon. So all in all ay 10 po yung search warrant na kanila in-implement sa 5 bahay po. 3 po dyang bahay ay kay Congressman Teves at yung 2 naman po ay doon po sa kanyang secretary. At ibang close associates po. At lahat-lahat po ay 6 po yung under the custody of the CADG at ang mga nakuha po ng mga ebidensya ay ang mga sumusunod po. Meron pong nakuha na 10 short firearms, 6 po na rifle at 19 po na long magazine, may mga extended magazine din po, several pieces of ammunition, mahigit 100 din po yung cartridge cases, may rifle scope din po, 3 hand grenade, meron din pong mga gun holster po na nakuha. So, ang at large po ay nasa 4, kasama na po dyan si Congressman Teves who was not present during the implementation po ng search warrant. Subalit yung kanya pong abogado at iba pong mga witnesses, kagaya po ng mga barangay official po dun sa mga nasabing barangay kung saan po in-implement po yung search warrant, ay sila po ang nagsibing witness po during the implementation po ng search warrant. Ma'am, yung
special investigation task groups, task force sa Negros Oriental lang sila magtututok o pati dun sa mga karating na rural mountain in case na yung mga suspect is possible, may possibility na nakalabas na po ng area. So yung ito pong joint task force po ng AFP and PNP ay hindi na lamang po dito tututok na po sa probinsya ng Negros Oriental. So balit yung ating focus na po dyan, yung ating roadblock na po ay naandyan sa nakafocus for now. Dahil naniniwala tayo na nandyan pa ang ibang mga ina-account po natin na suspect. However, yung mga malalapit po ng mga probinsya ay nag-conduct na rin po sila ng random checkpoints and roadblocks po nila, particularly dyan sa Region 6. Yung ating pong regional director dyan, si Brigadier General Marvin po ay tumutulong na rin po para siguraduhin na kung sakasakaling makakalusod doon sa dragnet operation natin within the perimeter and peripherals po ng Negros Oriental ay pwede po silang at least ma-intercept kung sakasakaling nakalabas na po sila. But naniniwala po yung joint task force po na nandyan pa rin po sila within the province po ng Negros Oriental. May listahan na kayo, ma'am, ng pagkakakilanlan ng mga suspect, ma'am? Sa ngayon po ay hindi natin po pwedeng maibigay yung iba pang detalye, but suffice to say yung kung apat na under custody po ngayon at nasa custody na ng IPR providing material and substantial information that may give to the other participants in this case and of course doon po sa alleged mastermind dito nga po sa kaso na ito. May mga nadagdag po kasabit na yun kasabay na kaso. Maliban po dito sa apat po na nasa custody po ngayon ng NBI, gaya ng nasabi ko nga po yung forensic evidence, particularly yung isa doon sa assault rifle na na-recover po natin na positive po na siyang nagamit doon po sa pagpatay kay Governor Digamo. Yung pong ibang mga barrel at yung pong vehicle ay ongoing po yung follow-up operation na yun ng ating SITG. And in fact, yung original owner, seller, and buyer po ng mga sasakyan po na ito ay kasalukuyan ngayon po na iniimbestigahan po at pinapalo-up po yan to ferret out the truth kung paano nga po ba itong mga sasakyan na ito. Some of them, yung mga plaka po ay pinagpalit. Some of them are no record po sa LTO. Maging yung mga barrel po na nagamit ay yung iba po doon ay walang record. So bahagi po yan ng ginagawang investigation po ng SITG at hindi lang po tayo nakapasok na nakatutok ngayon at nagre-rely sa testimonial evidence na isinare po nung apat po na suspect, but we are really focusing more dito po sa mga forensic evidence na nakalap po ng SITG. So walang natagdag, ma'am, sa witness protection? Sa ngayon po, doon po sa naunang dalawa po na possibly ay mapapasok po sila sa as of kanina po sa report po ng kagalang-galang po natin na SOJ, there is a big possibility din po na yung dalawa po pong suspect will be under the witness protection program din po. Ma'am, curious on sa task force na bago. So yung SITG, yung Special Investigation Task Group na nagawa before, madidissolve po ba ito? Sino magiging spokesperson ng bagong joint task force? Hindi po sila madidissolve, sir. Bali, magkakaroon lang po ng mga areas of responsibility. Ang magiging focus po ngayon ng NBI will be the finding of the case, particularly with respect to the material information provided by the four suspects. Yung SITG po natin, doon po sa Cebu, will be focusing doon sa pagpukolekta po ng mga ebidensya po at pati po yung mga testimonya po. Remember, meron pa po tayong mga namatayan at mga nasugatan na hindi pa po natin nakukuhanan ng statements dahil yung iba po sa kanila, hayaan muna natin magluksa at mailibing po yung kanilang mga mahal sa buhay. Yung iba naman po ay nagpapagaling pa. So they will be focusing more there dun po sa pag-prepare po ng mga sinumpaang salaysay po ng iba pa pong mga biktima sa kaso na ito. Then with respect po sa PNP and the composite team po ng PNP and AFP, we will be focusing more on the law enforcement side. Like I said, mayroon pa pong pursuit operation na ongoing. Ano po yung orders ni President Marcos and nakausap po ba na yung mga members ng task force kanina? Nabanggit ko ng ating SILG na before we started the meeting, we had a talk with the President at ang marching order accordingly ng ating Presidente is immediately masold po agad ito at kailangan bumalik sa normalcy yung sitwasyon po, particularly dyan po sa probinsya po ng Negros Oriental. And ito nga po ang purpose kung bakit po i-create itong STF po ay not only to, for the immediate resolution po of this case but to really address the peace and security issues particularly in the province of Negros Oriental. Ma'am, nasa po ang report. Ano po yung first action na gagawin ng Joint Task Force ngayon? And the first action na happened a while ago, like I said kanina nga po, ay immediately nagpatawag po ng meeting yung ating chairperson, si SILG Attorney Benhar Avalos, just to remind everyone what will be the tasking of the NBI, what will be the tasking of the PNP. So may mga specific tasking but I'm not at liberty to reveal the specific tasking. But suffice to say that really the purpose of this STF is to really harmonize the efforts para hindi po maging kalat-kalat po yung efforts. Ang objective po really dito is na magkakaroon ng isang direksyon at isa ang focus dito for the immediate solution of the murder of Governor Digamo and other victims. Ma'am, sinabi mo nung mga suspect na isang pong Tevez daw yung napatay sa kanila papatay si Digamo, si Governor Digamo. Ma'am, gano'ng kadalas sa investigasyon ng pulisya ngayon? Well, yung mga binigay na material information po ng mga under custody na suspect will be very, very vital and material in the ongoing investigation dahil maliban pa nga po doon ay marami pa po silang ibinigay na ebidensya at confident po yung ating DOJ na with the revelation po ng mga suspect under custody coupled with the forensic evidence that I said earlier, we are nearing to the solution of this case. Pati mo yung kapatid daw ni Kong Tevez na si Pride Henry Tevez kasama doon sa investigahan, ma'am? Wala pa po tayong
exclude sa ngayon. Everyone sa tingin natin na maaaring may kinalaman dito sa kaso na ito ay patuloy po natin iimbestigahan. What's important is lahat po ng possible angle, whether it's a personal grudge or political in nature, lahat po yan, pati na rin po yung mga information po na nakukuha po natin sa pamilya po ni Governor Digamo, lahat po yan ay kinukulit and we're taking it into consideration to make sure na wala po tayong nababaliwala ng mga testimonya, ng mga informasyon at sabi nga po ng ating SOJ kanina na they are confident with the pieces of evidence at hand, they are confident we can build an airtight case against the suspects and the masterminds. Kaya ano ang magiging kontrato kay Congressman Tedes pagdating ng Pilipinas? Siya ba ay aaresto rin pagdating ng airport o iimbitahan ng NBI paglapag-lapag-lapag sa airport? Well, when we get there was a specific instruction. What is clear with the instruction that we, the PNP, is willing to provide security to Congressman Tedes if he will request. In fact, the Deputy Chief of Operation even volunteered that he will make sure that the necessary security will be provided to Congressman Tedes as soon as he arrives here in the Philippines. Nag-request ako ba siya ng kardalang security pagbalik niya? So ngayon, sir, I have no information regarding that, but like I said earlier, no less than the Deputy Chief of Operation volunteered during the meeting earlier that he will make sure that there will be a provision of dedicated security coming from the PNP as soon as he arrives here in the Philippines so that we can secure him. As soon as he arrives here in the Philippines. May petsa na po ba yung pagdating ni Congressman Tedes? Sa ngayon, wala po tayong informasyon at we are coordinating po dun sa kanyang malalapit po sa kanya para naman malaman po natin kung saan kailan siya dakating at we want to assure the families and loved ones of Congressman Tedes na the PNP and other government forces is more than willing to provide the security to him at hindi niya nga po niya kailangan na pang mag-request. Di ba? During sinasabi nga po niya in one of his talk ay nagre-request siya actually ng security and yung kanyang request po ay pagbibigyan po ng PNP. Ano about mo, sir? Yung sinabi ko ni SOJ Mulyan na may conspiracy daw dito sa pagpapatay kay Governor Digamo, meron na ba tayong tinutumbok ng mga personal na dito? Yung conspiracy po ay malinaw po dito dahil nga dito sa mga testimonya nga po nitong mga suspect ay sila magkakapinaglaruan nila as early as December itong pagpatay kay Governor Digamo. So yung conspiracy is nandoon na po, nakapaloob na sa kanilang pagpaplano ito dahil hindi lamang sila, sa hindi lamang palilima na yung accounted natin po dito, apat po yung arestado, isa po yung napatay during encounter at may lima pa po, at least 5 or 6 pa po tayong ina-account ng mga suspect na nagkaroon ng actual participation and of course doon po sa possible middleman or the mastermind. Na dito sa kaso na ito. So lahat po ito ay talagang yung conspiracy is really present dahil hindi po magkakaroon ng may isa ka sa katipangan itong pagpatay ni Governor Digamo kundi po talaga ito pinagplanuhan ng napakamatagal na panahon at hindi lamang ito pinagplanuhan, sinagkagastusan po ito. Makikita po natin yan sa mga klase ng mga baril at mga gamitan na ginamit, 3 sasakyan, high-end ng mga sasakyan na ginamit. So obviously, ito pong ginawang pagpatay kay Governor Digamo ay matagal pinagplanuhan. Kung sino man po ang may utak dito sa kaso na ito ay may kakayahan na kumuha ng mga hard goods para sa katuparan itong pagpatay ni Governor Digamo at sigurado po tayo na may kakayahan ng gumastos para nga may pera itong kung sino man po ang may ang utak dito sa kaso po na ito. Ito ma'am, sinabi po ni Senator JBS ito na 5 out of 10 na po ng PNP personnel na assigned na din na assassination po ni Digamo is hindi daw po nag-report sa duty. Sabi po ni Senator JBS ito, dapat daw po nabasigahan dahil hindi daw po ito parang nagkataon lang. Ano po yung reaction ng PNP? Kasama po yan ma'am sa iniimbestigahan natin doon sa nag-receive natin information na yung mga supposedly nag-provide po ng security kay Governor Digamo during the day of the incident ay hindi po nag-report for duty. So kasama po yan sa napag-usapan kanina, the SILG already instructed both the EFP and the PNP to locate and account yung mga security personnel na naka-assign po kay Governor Digamo nung nangyari po yung incident. Remember po, hindi lang po PNP ang nag-provide po ng security kay Governor Digamo. Meron po security detail po kami po PNP. There are close associates of congressman. Yung anin po. Yung isa po doon is kasama po doon sa kaso na ito.